Luwin, wala namang announcement na ginawa ang mismong pamunuan ng Tabuanga International Airport na may mga flights na na-cancel. But then, inaasahan na mas magiging mahigpit ang seguridad dito ngayon at inaasahan rin nila na kukonti ang bilang ng mga pasahero na babiyahe sa araw na ito pagkatapos na itong pagsabog na naganap nung kagabi. Alright, muchas gracias, Chodiver Arquiza, live mula sa Zamboanga. Samantala, pinospone na muna ni U.S. Ambassador Harry Thomas ang pagbisita sa Zamboanga. Imbis daw na makihati pa siya sa atensyon ng PNP, mabuting ipagpaliban niya na muna ang pagluwas dito. Nag-issue rin si Thomas ng statement ng pagkondena ng U.S. Embassy sa pambobomba at pakikiramay na rin sa mga biktima. Handa rin daw ang Estados Unidos na magbigay ng anumang tulong. Punta naman tayo sa ibang kaso. Aminado ang ina ng carjack suspect na si Ivan Padilla na hindi siya naging mabuting ehemplo. Pero sigurado raw siyang nagbagong buhay din sana ang anak kung nabigyan ng pagkakataon. May report si Andrea Bautista. Buong buhay makukulong si Malu Padilla, ina ng napatay na carnap suspect na si Ivan dahil sa pagtutulak ng droga. At dahil ganito ang sinapit ni Malu, ayaw niyang matulad ang kanyang anak. Noon pa man, binalaan na raw niya si Ivan na iwasan ang mga kalokohan. Meron akong idea, he's into something illegal. I only have to say, the only thing I have to say to him is, Ivan, nandito na ako. Huwag ka na sumunod. Matapos ang 11 taon, sa loob ng Women's Correctional, umaasa ngayon si Malu na palalayain siya dahil sa good behavior. Sabi daw niya noon sa kanyang sarili, kung makulong man si Ivan, pagkakataon na daw niya ito na maaalagaan naman ang kanyang anak. Laking lola kasi si Ivan, 12 gulang pa lang siya nang iwanan ni Malu. Ang ama rin kasi ni Ivan, nakulong din dahil sa pagtutulak ng droga. Lagi niya sasabihin sa akin, Ma, gusto na kitang ilabas. He always bring me a red ribbon cake. Kasi alam niya, paborito ko yan eh. Kung nandun man si Ivan sa Muntinlupa, ako naman yung magsisilbi sa anak ko, ako naman yung dadalaw sa kanya. Yun ang nasa isip ko na nung nalaman kong nasa illegal siyang carnapping na ganyan. Aminado naman si Malu na hindi siya naging mabuting ina. Kasama ko si Ivan pag nagbibisyo, yung ganun. Pero hindi ko siya tinuturuan magbisyo. Kasama ko lang siya, nandiyan sa labas, naglalaro, habang nandito ako sa loob. It was really bad for the kid. Sa araw ng cremation ni Ivan, nalaman ni Malu na asphyxia o pagsakal ang dahilan ng pagkamatay ng anak. Paniwala ni Malu, biktima ng police brutality si Ivan. Pero gustuhin man niyang magsampa ng kaso, alam niyang hindi ito magiging madali. Dari naman nangyayari sa mga charges. Eh. Baliverde Boys, the Quicken Kids of Ortigas, wala rin. Meron bang nangyayari? It's just, ganun lang ginagawa ng mga police. O kaya malilipat lang sila ng station. Kung buhay pa raw ngayon si Ivan, sigurado si Malu, magbabagong buhay din ang anak sa loob ng kulungan tulad ng nangyari sa kanya. Kaya ganun na lang ang hinanakit ni Malu sa mga pulis na nakainkwentro umano ni Ivan. Hindi nila binigyan yung chance ng bata magbagong buhay. Andrea Bautista, News 5. Ibang klase. Maraming inkwentro na ang kinasangkutan ng mga pulis kung saan na-question ang kanilang pagsunod sa rules of engagement. Isa-isahin natin ang mga yan sa report ni Ronnie Azurini. Isa sa mga sikat na insidente kung saan nasilip ang SOP ng mga pulis sa isang inkwentro ay ang nangyaring kuratong balaleng shootout o rabout noong 1995. 11 miyembro ng grupo ang sinabing ni rabout down ng mga pulis. Kasama sa mga nakasuhan ay ang dating hepe ng PAOK TF na si Senador Panfilo Lacson pero na-dismiss ang kaso. November 2005, 3 naman ng biyembro umano ng Valle Verde Carjacking Syndicate ang namatay sa Ortigas Shootout. Pero dahil sa akusasyon na sinalvage ang 3, 10 pulis ang kinasuhan ng CHR sa Ombudsman. 10 naman ng Waray-Waray o Zamis Robbery Group ang napatay sa Parañaque Shootout noong December 2008. 5 kasama na ang 7 taong gulang na bata ang namatay. Matapos ang investigasyon, 25 pulis ang kinasuhan ng murder. February 2009 naman ang Quezon City Shootout kung saan 3 carjacker ang napatay sa insidente. Naging controversial ito dahil nahuli pa sa video ang isa sa mga pulis na binabaril pa ng malapitan ang suspect sa loob ng sasakyan. 29 na pulis ang nasuspindi dahil sa insidente. Ngayon, nalagay uli sa spotlight ang mga pulis dahil sa nangyari kay Ivan Padilla. Pero hirit ng PNP, ito raw ang tinatawag na hazards of the trade kung saan nila ginagawa ang tama pero sila pa ang napupulaan. Ronnie Azurin sa Pulse News 5.
Lumabas na nga ang resulta ng autopsy na isinagawa kay Ivan Padilla at base nga dito, hindi bala ang pumatay sa leader ng Carjack Gang. Magbabalita si Catherine Imson. Aspiksya o pagkawala ng maayos na daloy ng hangin sa katawan ang sinasabing naging dahilan ng pagkamatay ni Ivan Padilla. Sabi ng forensic pathologist na tumingin sa katawan ni Padilla, malabong ang tatlong bala na tumama sa ulo nito ang kumitil dito. Kasi yung mga gunshot wound sa head, hindi siya mga fatal wound, hindi siya mga fatal gunshot wound. Grace gunshot wound nga eh, the place na. Bukod sa tama ng bala, may nakita rin daw marka ang doktor sa leeg ni Padilla. Dahilan daw para mabarahan ng dugo ang daluyan ng hangin at maging sanhi ng pagkamatay nito. During the time of dissection, may mga hemorrhages sa trachea niya. Nag-refer o nagsasabi na asphyxia through blunt force to the throat nga yung kinamatay niya. Posibleng sinakal, pinalo o tumama sa matigas na bagay ang leeg ng biktima ang maaaring dahilan raw para mawalan ito ng maayos na daloy ng hangin sa katawan. The petechial hemorrhage na congested na nagpipicture or nagdi-describe na nakuha niya yon through a blunt force to the throat na na-apply niya, na nakuha through application ng force sa leeg niya. Pero nang aming tanungin sa Dr. Nolud kung posible kayang sinakal si Padilla habang nasa biyahe papuntang ospital, tanging ngiti lang ang naging tugon nito sa amin. Sa ngayon, nagsasagawa na ng sariling imbestigasyon ng Commission on Human Rights habang sa korte na lamang daw maghaharap ang pamilya ni Ivan Padilla at ang mga akusado. Catherine Imson sa Pulse sa News 5. Gumulong na ang imbestigasyon ng Commission on Human Rights sa kaso ni Ivan Padilla. Pinuntahan ng CHR ang mga nagreklamong kamag-anak ni Ivan pati na ang mga pulis na kasama sa nangyaring operasyon. Gustong malaman ng komisyon kung pumalya ang mga pulis sa rules of engagement at kung dapat na ba itong repasuhin. Handa raw ang PNP na humarap sa anumang imbestigasyon at nanindigan silang walang rub-out na nangyari. Gawa mo na ang lahat, ikaw ay dedicated sa iyong trabaho, ay nagkakaroon pa rin ng duda sa iyong mga ginagawa. Sabi ng Commission on Human Rights, dapat mag-improve ang PNP sa mga operasyon nito laban sa mga kriminal. Kaya naman tinanong namin ang mga netizens sa aming journalismo fanpage kung ano nga ba talaga ang tingin nila na dapat i-improve ng PNP. Tingnan natin ang ilan sa kanilang mga opinion. Para kay Leo Jade Balingit, ang kailangan daw improve ng PNP ay ang pagtingin nila sa mga kriminal. Dapat daw ay kaawaan nila ito at huwag nilang ituring namang parang baboy. Nagtataka naman si Christina Hernandez kumag daw. Tinatanong kasi niya kung bakit daw pag pulis naman ang napatay ng mga kriminal, hindi nagre-react ang CHR. Kung sino pa daw ang gumagawa ng mabuti at nagtataya ng kanilang buhay, sila pa ang kinikwestiyon. At eto naman ang sinabi ni Renz Animos. Sa tingin ni Renz, dapat i-improve pa ng PNP ang paghuli sa mga kriminal kasi nga naman kahit kriminal sila, meron pa rin naman silang mga karapatan. Kung maaari nga daw ay dapat idaan nila sa mabuting negosasyon, huwag silang magsaksakitan. At eto naman ang sinabi ng isa sa mga fans ni Erwin Tulfo na si Mark Anthony Tuliao. Sabi ni Mark sa kanyang post, wala na dapat baguhin. Sabi nga ni Idol Erwin, ilibing na ang mga dapat ilibing. Sa lahat ng nag-post sa aming journalismo, thank you po sa inyong mga opinions. Mukhang naging hati ang opinion ng mga netizens natin tungkol sa isyong to. Tingnan naman natin mamaya kung ganun din ang mga reaksyon nila sa aming talo-panalo. Ito ay ang plano ng DepEd na ilagay ang manuscripts ng mga textbooks sa internet para masolusyonan ang problema tungkol sa sick books o yung mga librong may mali-maling mga entry. Sino nga ba ang talo o panalo dito? Kung gusto niyong sumali sa aming diskusyon, punta lang kayo sa pinaka